Kakaibang husay at endurance sa open water swimming, sisiw lang daw yan para sa isang environmental lawyer na itinuturing bilang Pinoy Aquaman. Pero ang kanyang bawat paglangoy, may mas malalim daw na dahilan. Alamin po yan sa pag-time out ni Chino Trinidad. Dahil sa kanyang sinimula na paglangoy ng mahahabang distansya sa karagatan o yung open water swimming, binansagang Pinoy Aquaman ang environmental lawyer na si Fiscal Ingemar Macarine. Malaking benepisyo raw ang dala sa kanya ng swimming na naging daan para umayos ang kanyang katawan at luminaw ang kanyang pag-iisip. Alright. Marami nagtatanong sa akin, how can I survive yung mga endurance swims or kaya yung mga half marathons, mga triathlons? Sabi ko, walang bisyo eh. I sleep 8 hours a day. So, energy ko ilalabas ko yung stress sa work. Ngunit bukod sa pagpapakondisyon ng kanyang katawan at isipan, may isang dahilan kung bakit ginagawa ni Fiscal Macarine ang paglangoy sa open water. Gaya ng huli niyang ginawa sa Lake Michigan sa Illinois, USA. When I was growing up in Surigao, very clean talaga yung dagat. A few years ago, like yung when I started swimming in the open water, madumi na. Ang daming mga, especially sa shoreline, ang dami ng mga basura eh. Kaya naisip ko na, why not promote marine conservation through open water swimming, yung awareness ba? Hindi madali ang paglangoy sa mga karagatan ng Pilipinas at ibang kilalang lugar sa mundo gaya ng Alcatraz sa Amerika at ang English Channel. Pero nagagawang tapusin ni Fiscal Macarine ang kanyang mga endurance swims dala ng inspirasyon na binibigay ng kanyang mga anak. When I do long distance swims, iniisip ko yung mga bata eh, na they're waiting at the shoreline. Para kumbaga parang preserving our environment for our children. Chino Trinidad Akututok, 24 Oras.